Magandang araw, Pow Salud, Powcastsports.com and Philippine Boxing Update naman tayo. Tatlong Pilipino po ang lumaban sa Russia at ito po ang result. Sana walang masyadong talo. Anyway, pag-usapan po natin ngayon. Powcast Sports. Meron po tatlong lumaban sa Russia at ang mga ito ay si John Gemino ng Kambal Kamao, Roldan Aldea at si Marco Demecillo. Pag-usapan natin yung mga laban at kung naghahanap kayo ng video, try ko i-put na lang yung link. Pero ito usapan lang muna natin at mahirap na pag maka-copyright tayo. Anyway, papanoodin ko lang and then we will react to the video. Una natin papanoodin yung highlights ng laban ni Gemino. Sinusundan ngayon si Gemino. Gemino gumabalik naman ng counter. Nasoliduhan siya ng left hook. Ang ganda ng mga combination itong kalaban niya. Sa Russia po ito. At itong kalaban niya, malupit. Ay, na-body shot. Unang body shot. And pangalawang body shot, ay, ininda at nagpagulong-gulong na dito si Gemino. At yun po, hindi nakakatayo. Ayun. Solid talaga yung ano, body shot. Muhammad Yaqubov na talo po si Gemino at sorry tayo, yan yung una natin na pag-usapan at bawi na lang. Bali, ang mangyayari po ngayon itong si John Gemino, ang labanan po nila ay 129 pounds at bali, babaksak na po si Gemino ng kanyang record na 20 wins and 12 losses, 5 knockouts at 27 years old pa lang naman itong si John Gemino, tubong Lipa City, Batangas. Kape muna tayo maaga eh. And yung huling laban niya actually sa Rizal, Zorin Pama, panalo siya doon. Pati yung laban sa Mexico at saka sa Japan, puro panalo. At talagang pag pumupunta lang talaga sa Russia, talo yung laban niyang huli sa Russia. Natalo rin siya doon, unanimous decision against Denis Shatikov. Anyway, doon tayo sa next fight. At hopefully, maganda yung resulta ng next fight. Ang magkalaban po ay si Mikhail Alexeev at si Roldan Aldea. Let's react to the fight and let's see. Highlights lang naman to eh. Ganda ng left hook. Ay, left straight. Combination left and right. Aldea, yun. Nakatalon sunod-sunod. Napaurong yung kalaban. Yan na, tinatada. Ay. Bakit pinigil ng referee yun? Eto na. Grabe talagang tinatad ni Aldea. Ganda. Hindi makaganti yung kalaban. Urong lang. Hindi makaganti. Yan na. Eto na. Alam niyo na siguro na panalo siya dito. Uy! Na-counter ng left hook. Pero sugod pa rin. Oh! Baksak! Napadapa. Dapa talaga. Boom! Tapos. Roldan Aldea. Early victory over Mikhail Alexeev. At itong si Roldan Aldea, gaya din ni John Gemino, undefeated din yung kalaban. Pero ito, undefeated ngayon. May isa ng talo ang kalaban niya. At Roldan Aldea, ang ganda ng pinakita. Actually, sa boxer, sa kanya lang yung updated eh. The rest, hindi. 14 wins, including that recent win. 7 losses. The Cobra, age 25 pa lang. Malaki pa ang potential nito. At dahil po dyan, sabi nga nila talagang huwag kang mawawalan ng pag-asa. Biruin mo ha. Although panalo siya sa huling laban niya sa Elorde, yung tatlong laban niya before that, puro talo. Ngayon, from his last 6 fight, tatlo panalo, tatlo talo. So, basta laban lang. Last fight of the Filipinos. Ang ganda ng bigayan. Ito, naku, yung kalaban niya. Mas ano, mas aggressor. Mas umaabante eh.
Nako. Medyo wild. Medyo wild yung kalaban niya, pero lamang sa lakas eh, oh. Kasi umaabante, siguro mas malaki. Tapos siguro nga. Lumalaban naman si Marco Demecillo. Ang kapatid niya si Kenny, ano rin eh. Bak- Uy! Napaurong! Parang na hometown niya tatay dito ah. Ang ganda nun ah. Mark Urvanov defeated Filipino Marco Demecillo by unanimous decision. Kailangan natin mapanood yung full video nito. Feeling ko ano eh, posibleng ma hometown. Ano ba yung score? Hindi pa updated dito eh. Pero itong kalaban niya ni Marco Demecillo, 15 wins, 2 losses, 1 draw. Siyempre, magiging 60 na yan. And si Marco Demecillo naman, 24, and magiging 8 na ang talo niya. 28 years old din, bata pa to. Kayang-kaya pa, taga Iligan, Lanao del Norte. At gaya rin po ni Gemino, 3 panalo sa huling 6 na laban. Anyway, yan po ang ating Philippine boxing updates. And usapan lang, ibang nangyayari sa ating mga boksingerong Pilipino pag lumalaban sa ibang bansa. Simple lang yung sagot dyan, pare, sa mga nagtatanong. Hindi dahil hindi magagaling yung kalaban nila sa Pilipinas. Hindi lang dahil doon. Although, that could be a factor, pero talagang step up kasi in competition talaga pag sa ibang bansa at saka iba yung, kahit pa paano, iba yung style, iba yung lugar. So, dagdag lahat yun sa pagkakaiba ng laban. So, huwag po natin tapusin yung video na ito, itong usapan natin. Huwag natin i-criticize yung mga boxers, tulungan na lang natin, and pag natatalo, ganun talaga. Tsaka, you know, kung promoter kayo or boxing manager kayo, maintindihan nyo rin yung mga move ng mga boxingero or ng mga manager kung bakit ganun. Kailangan talaga i-build up yung fighter, pero of course, binibuild up mo para magkaroon ng magandang laban. At pero syempre, bandang huli, talagang part din naman ng trabaho ng manager promoter na ihanda yung fighter nila. Or trainer, ihanda yung fighter nila sa malalaking labang gaya ng ganito. At hindi yun dahil sa kalaban nila ay mga sinasabi niyong patsy. Talagang kasama yun sa ano, hindi naman pwedeng magagaling kagad eh, di ba? Dahan-dahan lang. Nasa sa kanila na yun, yung feeling nila, handa na yung fighter nila. Anyway, Pow Salud, Powcast Sports. Sabihin niyo nga ako sino pa may mga huling laban at ng ma-breakdown natin, mapag-usapan din natin. Anyway, congratulations kay Roldan Aldea. Pare, congrats. And John Gemino and Marco Demecillo, better luck next time na lang, pare. Hey, you've reached the end of this video. My name is Pow Salud and I want to personally thank you for watching this video until the very end. If you like it, please consider giving it a thumbs up. And of course, we want to hear your comment below. And lastly, I want to personally invite you to join our community and subscribe to our channel. Are you still thinking about it? Come on, just one click. Powcast Sports, it's time to change the game.